Tabanong, pamilyar po ba kayo sa mga aswang na mangangato kong tawagin? Sila po yung mga aswang na nagbabay-bay sa 10 oras ng gabi. Nakasuot sila ng sutanang itim na kagaya ng sa mga kulto. Ang sabi, kaya raw sila nangangatok ay para kumuha ng mga taong gagamitin nilang alay sa kanilang kinikilalang Diyos. Ginagawa rin daw nilang aswang ang mga biktima nila. Taga-Bulacan po ako, Kabanong, at lumaki akong hindi naniniwala sa mga aswang. Pero nang minsang magpunta kami sa Sikihor, kasama mga kaibigan kong sina Lloyd, Matt at Lim para mag-unwind, may karanasan kaming hindi namin malilimutan. Lalong-lalo na ako dahil noon ko lang naranasan ang nakakatakot at nakakakilabot na pangyayari yun sa amin. Ako nga po pala si Michael at ito ang aking kwento. Taong 2013 na mag-aya ang mga kaibigan ko na mag-out of town. Sobrang stress na kasi sa trabaho namin. Mahabang bakasyon dahil magmamahal na araw noon. Sinamantala namin ang pagkakataon para makagala sa ibang lugar. Napagkasunduan namin na maligo sa falls. Nakapunta si Lim at ang jowa niyang bading na si Nudge sa Sikihor nung nagdiwang sila ng 4th anniversary nila. Sila rin ang dahilan kung bakit kami nakumbinsi na pumunta sa lugar dahil sa kakasabi nila na talagang magaganda ang mga falls doon. May nalaman silang isang falls na hindi pa gaanong dinarayo. Puro taga roon daw ang naliligo kaya masarap puntahan dahil kakaunti lang ang tao. Pero dahil kulang na sila sa araw ng bakasyon, kaya hindi nila nasulit ang bagong falls na kanilang natuklasan. Kaya inaya nila kami sa susunod nilang pagbabalik sa lugar. Mabilis kaming napapayag ng magjowa dahil gusto rin naman naming gumala at lumayo pansamantala sa mga boss namin. Na walang ibang ginawa kundi ang ibuntun sa amin ang kanilang stress sa pagpapalakad ng kanilang negosyo. Magandang lugar nang dumating kami. Nirentahan namin ang isang maliit na bahay na malapit lang sa lugar ng falls. Magrerenta lang kami ng sasakyan para makapunta doon. Pagkarating pa lang namin ay parang nakahinga na ako kagad ng maluwag dahil para akong naging si Tarzan na best friend ng kalikasan. Ang sarap damhin ng sariwang hangin. Kulay green ang paligid dahil sa mga puno at halaman. Nagiinat ako para banatin at patunugin ang buto-buto ko dahil nangawit sa biyahe. Napasigaw ko nang biglang may dumikit sa akin na malamig. Grabe naman, ibang klase ang gulat mo ha. Aabutan lang kita ng alak eh. Mag-aalok lang kasi may padampi pa ng basong malamig. Tsaka, bakit ang aga nyo mag-inom? Sino may pakana? Si Lim eh. Alam mo namang bahay alak ang tiyan nun. Maglasing na raw ngayon para masulit yung bakasyon. Baso mo. Tapos bumalik ka na sa loob. Patanaw-tanaw ka dyan sa labas, baka mamaya makurso na dahan ka ng maligno. Loko? Totoo naman ah. Di ba dati, nag-swimming tayo sa resort, bigla ka nalang nahilo. Yung pala, may sapi ka na. Kaya kung ako sa'yo, doon ka nalang sa loob para safe ka. Tara na! Loko-loko ka talaga. Sumunod na ako kay Matt pagpasok sa loob ng bahay. Sa pintuan pa lang, dinig na dinig ko na si Lim na bida-bida na naman. Panay na naman ang kwento niya ng tungkol sa aswang. Ugali kasi niya na manakot. Gustong-gusto niya ang mga horror stories at yun lagi ang ibinibida niya kapag tinamaan na ng alak. Alam niyo ba, hindi naman sa tinatakot ko kayo ha, pero pamilyar ba kayo sa mga kwentong aswang kagaya ng mga ngatok? Totoo sila! Talaga! Yung lolo ko, nung kabataan niya, nakapatayo ng aswang. Pero hindi mangangatok. Ibang uri ng aswang ang napatay niya. Ipinakita pa nga niya sa akin yung malaking peklat niya sa dibdib eh. Kalmot raw yun ang aswang. Kaya pinagmamalaki niya yon dahil tanda raw yun ng kanyang katapangan. Oo,
O, so ngayon, anong connect babe sa aswang na mga ngatok mo? Ito naman, oh. Di pa nga ako tapos magkwento, eh. Panira ka. Ay, ganito na nga. Si Lolo ang nagkwento sa akin tungkol sa aswang na mga ngatok. Kumakatok daw ang mga ito sa bahay kapag malalim na ang gabi. Kumukuha raw ng alay. Mga kultong aswang daw sila, eh. Kinalibit ko si Nudge para sabihan. Uy, yung jowa mo, lasing na. Patulugi mo na yan. Atake mo na dun sa kwarto bago pa maihi si Lloyd sa takot. Duwag pa naman yan. Ay, oo nga no. Eh, makulit na nga eh. Kanina ko pa inaaya yan sa kwarto, ayaw sumama. Oh, hindi pa ako lasing. Ano ba kayo? Naririnig ko kayo ha? Wala pang isang oras tayo nagiinuman eh. Di pa nakakalahati yung pangalawang bote ng alak, oh. Eh, di mo kailangan maubos ang laman ng bote, Lim. Alam naming, makaamoy ka lang ng alak, eh. Malalasing ka na kagad, eh. Sumusuko na yung bahay alak mo. Sige na, tulog mo na yan. Oh, ano, babe? Halika na nga. Ako na lang ang kwentuhan mo sa kwarto. Hayaan na nating sila ang umubos ng alak na yan, no? Sige na, pagod ka sa biyahe, kaya mabilis ka rin nalasing. Bukas ka nalang mag-inom, okay? Bibili pa tayo ng marami. Di sila makakapagpahinga sa ingay mo eh. Tara na! Malaking tao si Nudge kumpara kay Lim. Kaya isang hatak lang niya ay napasunod na niya ang kanyang jowa. Nangungulit pa si Lim dahil ayaw pang matulog at gusto pang makipagkwentuhan sa amin. Pero si Lloyd, nakasuksok na sa gilid ng sofa habang iniinom ang alak sa baso niyang hawak. Natatawa na lang ako kasi talagang napakaduwag niya. Uy, ano ka ba? Para yun lang eh, takot ka na. Parang di ka lalaki ah. Mas natawa pa ako dahil nagsasalita siyang nanginginig ang kanyang baba. Uubusin daw niya ang alak na binili ni Nudge para kung sakaling may aswang na kumatok ay hindi niya mapagbuksan dahil hindi niya maririnig. Napahagalpak ako ng tawa sa sinabi niyang yung kabanong. Oh, ayan, napatalsik natin yung makulit. Tayo-tayo na lang ang umubos itong alak, ha? Bangklase talaga itong sinadyo. Nakapagluto na kagad ng pulutan. Bilis, eh. Hindi, dala niya pa yan. Pinainit na lang niya dito. Takot talagang magutom yung dalawang yun, eh. Ang daming dalang pagkain. Sinabi mo pa. Itinaas ko ang basong hawak ko at nakipag-toast sa kanilang dalawa. Puro kami tawanan at asaran, katulad ng palagi namin ginagawa. Si Lloyd ang palaging side dish ng pulutan namin. Ang sarap kasi niyang lukohin. Bukod sa napakaduwag na, utu-utu pa. Madali siyang malasing pero tulog lang naman ang tulog. Hindi kagaya ni Matt. Kapag nalalasing, naghahanap ng pagkain. Hindi siya mabusog-busog. Hindi rin mapakali hanggat walang nakikitang pagkain. Iba-iba kami ng ugali kapag nalalasing. Ako naman, ewan ko, di ko talaga maipaliwanag kung bakit kapag nalalasing ako, bigla na lang akong nag-iimo. Tumatahimik ako kasi bumibigat ang dibdib ko. Kapag hindi ko naman makayanan, talagang umiiyak ako. Ang palagi ko lang naman iniiyakan eh yung nanay ko. Mamasbay talaga ako. Kaya nung nawala ang nanay ko, sobrang sakit. Hindi ko magawang hindi iyakan. Nailalabas ko lang kapag nasa ilalim na ako ng espiritu ng alak. Kapag nakatapos na kasi akong umiyak, kahit papaano ay nakakagaan ng pakiramdam. Napatingin ako kay Matt nang bigla siyang magsalita. Oh, nananahimik ka na yata ah. Mukhang alam ko na kung anong susunod dyan sa pananahimik mo. Inihagis niya sa akin ang hinubad niyang damit. Oh, ano to? Pampulos mo ng luha at uhog mo. Paya ka na naman eh. Di ka na talaga makamove on, oh. Ayos lang na mabasa yung damit ko. Hinubad ko na naman yan eh. Sige na, huwag ka na maya. Loko ka talaga. Tulog mo na yan. Tingnan mo, umihilik na si Lloyd. Wala nang pakialam kahit sa sahig na nakatulog. Ihayaan mo na siya. Ang mahalaga sa akin eh, marami akong pagkain dito. Masarap talagang magluto si Nudge.
Tumayo ako at nilapitan ang dala kong backpack. Kinuha ko mula sa bulsa ang nilagay kong kandila doon. Oh, ano yan? Bakit may dala kang kandila? Magsisindi ka na naman? Tuwing nalalasing ka na lang eh, laging undas ang pakiramdam mo eh. Nayumot ako dahil sa sinabi niya. Pero tama naman siya, Kabanong. Kapag naiisip ko kasi ang nanay ko, nagsisindi ako ng kandila at itinutulos ko sa labas ng bahay. Lagi ko kasing naiisip na pupuntahan niya ako at para malaman niya kung nasaan ako, nagsisindi ako ng kandila para mailawan ang daan niya papunta sa akin. Sige na, pag-inom ka na lang dyan. Huwag mo na akong pakialaman. Okay lang ako, no? Luz, lasing ka na nga eh. Nag-iiwan ka na naman ng kandila kahit may kuryente. Sisindi-sindi ka pa dyan. Ano, brown out? Sira, para kay nanay to, no? Lumabas ako ng bahay at sinindihan ng kandila. Itinulos ko yon sa labas ng pintuan. Pagkatapos ay tinanaw ko pa ang paligid. Madilim na dahil malalim na ang gabi. Nagpipigil na naman ako sa pagikbi kasi aasarin na naman ako ni Matt. Siya pa naman itong napakahilig mang asar. Napalingon ako nang marinig kong nagsalita si Lim. Oh, bakit nasa labas si Michael? Tanong niya kay Matt na abala sa pagkain at ginagawang tubig lang ang alak. Ipinagtutulos na naman yung nanay niya, dude. Lasig na eh. Hayaan mo na lang siya sa trip niya. Di ka na nasanay dyan. Eh, teka. Bakit nga pala lumabas? Magiinom ka uli? Pinatulog mo lang yung jowa mo para makapuslit ka? O, tara. Upo na dito. Hindi. Iihi lang ako. Pero bawala mo si Michael sa ginagawa niya, ha? Hindi na ako nakapagpigil na sumabat sa usapan nila. Pumasok na ako sa loob pagkatapos at isinara ang pinto. O, bakit? Lagi ko na itong ginagawa, ah. Ngayon mo lang ako binawalan. Anong pinagkaiba nito dati? Inis kong tanong kay Lim. Nakita kong nangunot ang kilay at noo niya at umiling-iling pa. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Nasa ibang lugar tayo eh. Dapat sumusunod ka sa kaugalian ng mga taga rito. May napansin ka bang ilaw sa labas ng bahay sa mga kapitbahay natin? Di ba wala? Kasi iniiwasan nila ang pagkatok ng mga aswang na kulto sa pintuan nila. Ang ilaw ang nagsisilbing hudyat ng mga aswang para katukin ang isang bahay. Napatawa ako sa sinabi niya. Ano? Naniniwala ka sa aswang? Bakit? Nakakita ka na ba? Ibang klase ang aswang mo, no? Marunong ding rumispeto. Kumakatok sa pinto bago manalakay. Aba, hindi ka gaya ng iba na bigla mo na lang maririnig na nangangalampag sa bubungan. Hindi ako nagbibiro. Teka, totoo ba ang aswang? Hindi yan totoo, no? Di ko pa nga nakita ng harapan yan eh. Kung nakakita ka ng aswang dati, sa malamang, kalansay ka na lang ngayon. Hindi ka na namin nakakausap. Lahat ng nakakita ng aswang, multo na lang ngayon. Ay bakit? Nakakausap mo ba yung multo? Tapos sinasabi nila sa'yo na namatay sila kasi inaswang? Nagtawa na kami ni Matt pero ikinainis yun ni Lim. Dumiretso na siya sa banyo. Halata sa mukha niya na asar siya. Ay nako, bahala na nga kayo! Pagkatapos ni Lim magbanyo, ay bumalik na uli siya sa kwarto. Inaya namin siyang tumagay uli pero hindi na kami pinagbigyan. Napikon ang loko. Inubos na lamang namin ni Matt ang laman ng huling bote bago magkasundo na matulog na. Maya-maya ay nakatinginan kami ni Matt kasi may kumakatok sa pinto. Naku, yun na ba yun? Ang alin? Yung aswang na sinasabi ni Lim. Naririnig mo, di ba? May kumakatok nga. Ano ka ba? Huwag kang praning. Baka sa kapitbahay yung kumakatok. Lasing ka lang kaya ang tenga mo eh, umaabot na sa kapitbahay. Nanahimik kaming dalawa at parehong pinakiramdaman ng kumakatok. Mababagal ang katok na yon at mabibigat ka, Banong. Hindi ako nagpapahalata kay Matt pero
nagtataasan talaga ang balahibo ko. Dinig na dinig kong sa pintuan ng bahay na inuupahan namin kumakatok ang nasa labas. Pero bago pa uli kami makapagsalita, sabay kaming napatingin kay Lloyd. Nagsasalita siya habang tulog. Kinakausap niya yung kumakatok. Maya-maya ay tumayo siya at naglakad palapit sa pintuan. Hindi kami nakaimik ni Matt. Muntik kong makalimutan na nagsasalita at naglalakad nga pala ng tulog si Lloyd. Pareho lang kami ni Matt na nakatingin kay Lloyd at pinagmamasdan kung ano ang gagawin. Sa totoo lang ka, Banong, gusto kong buksan ang pinto kasi iniisip ko baka si nanay ang kumakatok. Iniisip kong baka gusto magpakita sa akin kahit isa na lang siyang multo. Pero hindi ko magawa kasi natatakot din ako sa sinasabi ni Lim na aswang. Paano kung aswang nga ang kumakatok? Pigilang hininga ko habang nakatingin kay Lloyd. Hindi ko siya magawang pigilan kasi gusto ko ring malaman kung anong nilalang ang nasa labas kapag binuksan ni Lloyd ang pinto. Muntik pa akong mapahiyaw ng sipain ni Matt ang mga paa ko. Napatingin ako sa kanya. Ininuso niya sa akin si Lloyd. Napakunot naman ang noo ko kasi di ko alam kung ano ang gusto niyang sabihin. Hanggang sa nagsalita siya ng pabulong. Pigilan mo, baka mamaya kung ano yung mapagbuksan niya. Ha? Ayoko nga, ikaw na lang. Saka kung ano man ang mapagbuksan niya, di siya matatakot kasi tulog siya. Nag-i-sleepwalk lang talaga ang kumag na yan. Pero dahil sa kuriosidad namin, titig na titig kami sa pintuan. Hinihintay namin buksan ni Tony Lloyd. Halos dumadagong-dong ang dibdib ko sa kakaabang. Kung anong pagnanais ko naman na makita ang nasa labas, ganun naman kabagal na kumilos si Lloyd. Parang nakaslow mo ang paggalaw niya. Parang gusto ko tuloy na puntahan at ako na lang ang magbukas ng pinto. Kaya lang nadadaig ako ng takot. Walang yakas itong silim eh, kung manakot, wagas. Naminog ang mata ko at napalunok pa ako ng laway nang makita kong hinawakan na ni Lloyd ang doorknob. Dahan-dahan niya itong pinihit pagkatapos ay marahang hinatak ang pinto. Nanlalaki ang mata ko habang sumisilip sa labas. Narinig ko ang pagmura ni Matt. Alam kong nakita niya rin ang nakita ko. Yun ba yung aswang o cosplayer lang? Tanong ko kay Matt, pero nagkibit-balikat lang siya. Tatlong tao kasi ang nakita naming nakasuot ng sutana na kulay itim. Napasigaw na kami ni Matt nang bigla na lang damputin ng mga taong yun si Lloyd. Kumaripas ng takbo si Matt papunta sa pintuan para habulin sila. Pero pagdating niya sa labas ng bahay ay wala siyang naabutan. Michael! Michael! Tulungan mo ako! Dinukot nila si Lloyd! Hindi ako makagalaw sa pagkabigla habang si Matt ay natataranta. Bumalik siya uli sa loob ng bahay at dali-daling pumasok sa loob ng kwarto para gisingin si Nalim at Nudge. Pupungas-pungas na lumabas ng kwarto ang dalawa. Oh, bakit ba? Anong oras na? Bakit kayo naghihingay? Oo nga, masyado pang maaga yata. Eh, si Lloyd eh, dinukot! Halos hindi makapaniwala ang dalawa sa sinabi ni Matt. Ilang segundo ang pinalipas ni Lim bago kami kinausap uli. Ano? Naubos niyo na ba yung alak? Mga lasing na kayo? Eh, hindi nga eh. Nawala nga yung kalasingan ko eh. Tara, sundan na natin sila! Hindi pa rin ako makapagsalita sa pagkabigla. Panay lang ang tingin ko sa kanila kasi naaligaga na sila. Si Nudge naman ay inikot ang buong bahay para hanapin si Lloyd. Ay nako, wala nga si Lloyd, babe. Sino ba ang kumuha sa kanya? Ayusin nyo nga ang mga pinagsasabi nyo. Para na akong silang plaka na paulit-ulit at uutal-utal na nagsasalita dito, no? Mga aswang nga, mga kulto, mga nakaitim, kinuha nila si Lloyd, dinukot ng kulto.
Doon ko na nakita ang pagkaseryoso ng mukha ni Lim. Bumalik siya sa kwarto at paglabas niya ay nakasukbit na sa kanya ang backpack. Umalis na tayo. Kailangan natin bawin si Lloyd. Gano'n nakatagal siya nakalis? Hindi pa gaanong nagtatagal. O tara na, umalis na tayo. Madilim pa nang umalis kami. Madaling araw pa lang noon. Napakatahimik ng lugar. May mga bahay pero parang walang mga tao. Napakadilim dahil wala man lang nagbubukas ng ilaw kapag gabi. Wala ring mga aso o pusa na nagkalat sa daan. Kahit nakasuot ako ng jacket, ay nanunuot ang lamig sa balat ko. Kaya lalong nagtataasa ng balahibo ko. Nakasunod lang ako kay Lim dahil maliwanag ang ginagamit niyang flashlight. Si Matt naman ay gumagamit ng cellphone para tanglawan ang dinaraanan niya. So kaya sila nagpunta? Saan nila dinala si Lloyd? Lim, sa tingin mo, kung totoo sinasabi mong kultong aswang na mangangatok, saan sila nagkukuta? Napayuko na lang ako dahil sa malayong sagot ni Lim kay Matt. Kasalanan to ni Michael eh. Hindi kasi marunong makinig eh. Sinabi nang huwag magsisindi ng kandila sa labas. Ginawa pa rin. Sorry naman. Ay naku, hayaan mo na yan, babe. Huwag mo nang pagalitan. Tingnan mo nga oh, guilty na yung tao. Huwag na kayo mag-alala. Mahahanap din natin yan si Lloyd. Lahat kami ay sumisigaw na. Tinatawag namin si Lloyd. Ang iniisip ko lang, tulog siya at lasing pa. Parang mantika yung matulog kapag nalalasing. Gaano kalasing si Lloyd? Sobra? Gaano ka sobra? Nag-sleepwalk na kasi siya kanina eh. Siya yung nagbukas ng pinto nung may kumatok. Shit, hindi niya maririnig yung mga pagtawag natin. Sige, talasan niyo yung mga mata niyo sa dilim. Saan tayo pupunta, babe? Sa gubat. Hindi ba? Sa gubat nagkukuta mga kulto. Doon sila nagsasagawa ng pagdiritual nila. Oh my, kinikilabutan na ako. Hindi ba sisikat ang araw? Anong oras na ba? Napatingin ako sa dalakong cellphone na magtanong ng oras si Nudge. Alas 12 pa lang ng hating gabi. Lalo kong kinilabutan ka, Banong. Hindi na ako kumikibo. Bukod sa guilty ako, naiisip ko pang sasapit pa lang ang alas 3. Mas nakakatakot ang mga mangyayari. Lalim dumilim ang paligid na magsimula na kaming pumasok sa gubat. Sa bungad pa lang, iba na ang pakiramdam ko. Baka dala rin ng kung ano-anong iniisip ko kaya lalo akong binabalot ng takot. Napakaraming insektong nag-iingay sa paligid. Napapasigaw pa kami kapag may naririnig na kalusko sa damuhan. Napakatinis pa naman tumili ni Nudge. Dahil sa pag-iilaw ni Lim sa paligid, ay bigla na lang niyang natanglawan ang isang malaking ibon. Nagulat din ang ibon sa liwanag kaya bigla itong lumipat. Pare-pareho kaming napasigaw at napayuko dahil sa sobrang baba ng paglipad ng ibon. Akala ko ay matatangay niya ako dahil doon siya mismo dumaan sa ibabaw ng ulo ko. Naglakad uli kami ng tahimik. Alam kong lahat kami ay natatakot maliban kay Lim na talagang matapang. Napahinto ko sa paglalakad nang bigla kong napansin na wala na si Matt sa likuran ko. Matt? Matt! Nasaan ka? Dito! Sandali! Hintayin niyo naman ako! Ang bilis yung maglakad eh! Hingal na hingal siya na makalapit sa akin. Napatukod pa siya ng kamay sa kanyang tuhod habang humahagod ng hangin. Sandali lang ha. Papahinga muna ako ng konti. Ang dami ko kusing na inom eh. Hilo pa ako. Oo, alata naman eh. Saka, dahil na rin sa katawan mo. Taba mo kasi. Tara, bilisan mo. Nakalayo na sila oh. Naglakad na uli kami. Mas madilim na ang nilalakaran namin dahil sa flashlight na lang ng cellphone ang ginagamit naming tanglaw. Hindi na nakaabot sa unahan kaya hindi namin alam
kung nasa na sina Lim at Nudge. Habang naglalakad kami, nakaamoy ako ng kakaibang amoy ng bulaklak. Hmm? Anong amoy yun? Parang sampagita pero nahaluan ng ibang amoy. Panayang singot ni Matt dahil hindi raw niya naamoy. Sa kakasingot niya, bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkahilo. Maya-maya ay nagsusuka na. Inilabas niya ang lahat ng kinain at ininom niya. Ano ba yan? Nakakainis. Nailabas ko lahat. Sayang ang kinain ko. Hindi ko napili kung alin yung ilalabas ha. Sayang talaga. Sumama lahat eh. Ano ba kasing amoy yun? Ang saba. Ayos ka lang ba? Tara na. Sige. Tara. Lalong bumagal ang paglalakad namin ni Matt dahil nakikiramdam kami sa paligid. Hindi rin namin matawagan sina Lim at Nudge dahil wala kaming signal. Nawalan talaga ng kwenta ang dala naming cellphone. Hindi na namin alam kung saan dumaan ang dalawa. Basta tuloy-tuloy lang kami sa paglalakad. Maya-maya ay nakakita kami ng maliwanag na parang mga apoy na hiwa-hiwalay sa bandang unahan. Napahinto si Matt sa paglalakad at napakapit sa braso ko. Ano kaya yun? May mga bahay sa gubat? Nakakatakot naman. Hindi pa nga natin nakikita eh. Ano ka ba? Tatakot ka na kaagad. Huwag mo sabihing lalapitan natin yan. Sisilip lang tayo. Ano ka ba? Sige na. Maingat kaming naglakad palapit sa maliwanag na yon. Habang papalapit, ay nakikita naming mga sulo ang nakikita naming maliwanag. Palibot na nakatulo sa lupa ang mga ito. May agot na isang dangkal ang bawat isa. Malawak ang bilog na sinasakop ng mga sulo. Nagtago kami ni Matt sa isang puno na madamo ang paligid para hindi kami gaanong makita sakaling may ibang taong mapalingon sa kinaroroonan namin. Halos ibauna namin sa mga damo ang mga sarili namin para kami mga sundalong nagmamanman sa kalaban. Wala kami nakikitang taong malapit sa mga sulo kaya lalo kaming nagtataka kung para saan ang mga sulo na yon. Panay ang bulong sa akin ni Matt. Sinisiko ko na lang siya para manahimik kasi sinasabi pa niya sa akin ang nakikita niya. Gayong nakikita ko rin naman ang mga yun. Bakit kaya may sulo pero walang tao? Ewan, magmanman ka na lang. Paano kung mga aswang ang gumawa niyan? Mga kultong aswang na sinasabi ni Lim. Yung mangangatok. Anong gagawin natin? Ay nako, napakalaki mong duwag. Manahimik ka nga muna, di ako makapag-isip eh. Panay ang tingin ko sa paligid. Maya-maya ay nakarinig ako ng sumisigaw. Nakilala namin ni Matt ang mga boses na yon. Si Lloyd yun ah. Oo, alam ko. Naririnig ko rin. Hinagilap namin kung saan nang gagaling ang boses ni Lloyd. Maya-maya ay nakikita na namin siya. Nakagapos ang kamay niya sa likod habang naglalakad. Nakasuot na rin siya ng itim na sutana. Nakasunod sa kanya ang tatlong taong nakasutana rin. Anong balak nilang gawin kay Lloyd? Mukhang gising na siya kasi nagwawala siya at nagsisigaw eh. Anong gagawin natin? Sugurin na natin? Tatlo lang naman sila eh. Kaya na siguro natin silang patumbahin. Maghanap tayo ng kahoy o kahit bato pampukol sa ulo nila. Sinenyasan ko si Matt na tumahimik at itinuro ko sa kanya sa bandang kaliwa namin. Nakita ko kasing tumatakbo sina Lim at Nudge para puntahan si Lloyd. Magaling makipagsuntukan ang dalawang yan, pero kailangan nila tayo para backup. Kaya humanda ka. Oo, sige. Hinintay namin ang gagawin ni Lim para makapagplano kami ng susunod na kilos. Pero kumakabog ang dibdib ko. Panay ang dasal ko sa isip na magtagumpay na lang sana sila sa pagbawi kay Lloyd para makauwi na kami kagad. Nang makalapit na sina Lim kay Lloyd, kaagad nilang sinalakay ang tatlong lalaki. Mula sa likuran ng mga ito ay pinagsususuntok niya. Pero parang bakal ang katawan ng mga lalaki. Hindi man lang natinag.
ni hindi rin napayuko ang mga ito. Muling inulit ni Lim ang pagsuntok sa kanila pero nakatayo lang ang mga ito at hindi nasasaktan. Napapikit na lang ako nang biglang gumanti na ng suntok ang isang lalaki. Natumba si Lim sa lupa. Ay naku, parang mas natakot na ako ngayon sa kanila. Hindi sila tinatabla ng mga suntok ni Lim. May anting-anting siguro yung mga yan. Nagalit na si Nudge sa mga lalaki kaya sumugod na rin siya. Magaling din makipaglaban si Nudge kasi laking kalye siya at sanay makipagbardagulan kahit na binabai siya. Pero parang sumusuntok at sumisipa lang siya sa sementadong pader. Bumulagta rin si Nudge nang biglang suntokin sa sikmura ng isang lalaki. Naigapo silang dalawa at itinabi kay Lloyd. Naku, paano na? Huwag kang magulo, nag-iisip ako. Nang tingnan ko si Matt, may binubuhat na siyang bato. Uy, anong gagawin mo? Eh, hindi sila tinatablan ng suntok at sipa eh. Baka kapag pinukpo ko ng bato ang ulo nila, tablan na, di ba? Nang tingnan ko uli ang mga kaibigan namin, naroon na sila sa gitna ng pabilog ng mga sulo. Nakahiga sila sa lupa. Nakagapos na ang kanilang mga paa. Malalayo ang agwat nila, pero ang magkakadikit ay ang kanilang mga ulo. Sa sobrang kaba at pag-aalala ko, hindi ako makapag-isip ng maayos. Nang makita kong umalis na ang tatlong lalaki na nakasutana, inaya ko na si Matt para puntahan si Nadlim at iligtas. Dala pa rin ni Matt ang malaking bato. Bitiwan mo na nga yan, mas lalo lang bumabagal yung paglakad mo eh. Ayoko, ito lang yung panlaban ko sa bakal nilang katawan eh. Sige na, mauna ka na dun. Dali-dali akong tumakbo para lapitan si Nadlim. Pagkarating ko ay kaagad ko silang kinalagan. Ano ba? Saan ba kayo galing? Ang tagal nyo. Akala ko nabiyag na rin kayo ng iba pang mga aswang eh. Ha? Ibig mo sabihin? Mayroon pang iba? Maliban sa kanilang tatlo? Marami sila. Kulto nga, di ba? Bilisan mo na. Kalagan mo na ako. Nang makalagan ko na si Lim, kinalagan na rin niya si Nudge habang ako naman kay Lloyd. Nang matanggal na namin ang tali nila, dali-dali kaming umalis. Panay ang tanong ni Lloyd kung ano raw ba ang nangyayari. Paano raw kami nakapunta sa gubat? Tinanong pa nga niya kung sobrang lasing ba siya o nananaginip lang. Dahil sa daldal niya, binatukan siya ni Lim para magising na nga. Maya-maya ay hinanap na ni Lim si Matt sa akin. Eh kanina lang eh, kasunod ko siya. Nasaan na nga ba siya? Ang bagal kasing maglakad dun eh. Tumingin ako sa paligid para hanapin si Matt. Napalingon kami ng sabay-sabay sa pinanggalingan namin nang marinig namin doon ang malakas na sigaw ni Matt. Tulong! Isang lolo! Tulungan niyo ako! Shit! Paano siya napunta doon? Oh my! Siya naman ang nabiyag ng mga kulto! Napahinto kami sa paglalakad at nagtago. Nag-iisip kami ng gagawin. Hindi lang kasi tatlo ang mga lalaki na kasutana na nakapalibot kay Matt. Marami na sila. Halos lagpas 10. Nang tingnan ko ang paligid, may dumating pang mga taong nakasutanang itim. Padami sila ng padami. Saan nanggagaling yung mga yan? Bakit ang dami nila? Sabay-sabay silang napatingin sa akin. Anong nakikita mo? Tatlo pa rin naman sila. Hindi naman sila nadagdagan. Ha? Hindi nyo ba nakikita? Ang dami nilang mga nakaitim, oh. Nakapalibot sila kay Matt. Nakatayo lang sila at nakaharap kay Matt. Wala kaming nakikita. Takang-taka ako kung bakit ako lang nakakakita sa mga taong nakaitim. Mas lalo akong kinilabutan sa mga nangyayari. Panay rin ang sigaw ni Matt na parang kinakatay na baboy. Hindi ko na makita ang nangyayari sa kanya dahil napapaligiran na siya ng mga taong yun. Malalim ang pag-iisip ni Lim. Nag-iisip siya ng gagawin. Dito lang kayo ah. Babalikan ko si Matt. Ay, take na. Sasama kita. Hindi. Kapag hindi ako makabalik, mag-isip na kayo ng ibang paraan. Hindi na namin napigilan si Lim na balikan si Matt. Bigla na lang kasi siyang tumalilis ng takbo.
Lahat kami kinakabahan sa mga nangyayari habang tinitingnan siyang bumabalik sa pinanggalingan namin. Gusto ko na sanang sundan siya pero panaypigil sa akin ni Lloyd. Hindi ko tuloy napansin na sumunod pala si Nudge sa jowa niya. Parang ang bilis ng pangyayari. Nang tingnan ko yung tatlo, nakagabos na uli sila at itinatali ang katawan nila sa ibabaw ng mahabang lamesa na hindi ko nakita kung saan galing yun. Pumesto ng patat sulok ang tatlong lalaking nakaitim na sutana. Nakaharap sila kina Lim, Matt at Nudge. Maya-maya ay itinaas nila ang kanilang kamay sa langit pagkatapos ay ibinaba. Paulit-ulit nilang ginagawa na parabang may sinasamba. Ang ginagawa nila? Okay, kulto nga pala sila. Nag-isip ako ng gagawin. Hindi na ako makakuha ng ideya kay Lloyd dahil mukhang na-trauma siya sa mga nangyari. Kahit naman siguro sino ang lumugar sa sitwasyon niya, matatakot din siya. Paggising ba naman niya nasa ibang lugar na siya kasama ng mga nakaitim na tao. Nanginginig siya at nagngangat-ngat ng kuko. Oy Lloyd, okay ka lang ba? Tinanguan lang ni Lloyd ang tanong ko. O sige, dito ka lang ha. Huwag na huwag kang aalis kung ayaw mong makuha ka uli nila. Awang-awa ako sa kanya kasi para siyang batang umiiyak. Napakaduwag talaga. Pero nagulat ako nang bigla siya magsalita. Sabi niya, napakarami daw ng mga taong nakaitim. Tinatanong niya ako kung sino-sino sila at bakit sila nakapalibot sa mga kaibigan namin. Ano? Nakikita mo rin sila? Akala ko ako lang nakakita eh. Ikaw rin pala. Habang nag-uusap kami ay bigla na lang namin naramdaman ang unti-unting paglakas ng hangin. Malamig ito na parabang may halong tubig. Parang umaambon pero hindi naman galing sa langit. Basta nababasa na lang ang balat ko. Maya-maya, naririnig ko na ang pag-usal ng dasal ng mga taong nakaitim. Sabay-sabay silang lahat na parabang binabaybay pa ang bawat kataga. Nakakapangilabot ang kanilang tinig kabanong. Parang galing sa malalim na balon. Ang pag-uusal nila kalaunan ay bigla na lang nagkaroon ng tono. Para na silang nagpapasyon. Mas kinilabutan ako kabanong. Nagtatayuan na ng gusto ang aking mga balahibo. Nangatog na rin ang tuhod ko at hindi ko yun mapigilan. Naramdaman ko ang paghawak sa akin ni Lloyd. Napakalamig ng kamay niya. Nanginginig siya. Nang tingnan ko siya, nanlalaki ang mga mata niyang nakatitig sa mga kultong yon. Napatingin ako sa kanila. Nakaupo na sila ng patuwad at nakasubsob ang mukha sa lupa. Napansin ko rin ang paglakas ng apoy ng mga sulo. Parang hinihipan ng mga ito ng hangin, dahilan para lalong lumakas ang apoy. Natigilan ako nang marinig ko ang malalakas na pagsigaw ng mga kaibigan namin. Anong nangyari? Anong ginagawa nila kina Lim? Hindi ko na makita ang nangyayari dahil natatakpan ng mga taong nakaitim ang mga kaibigan namin. Tanging mga sigaw na lang nila ang aking naririnig. Sa sigaw nila ay ramdam kong sinasaktan sila. Naglalaro na sa isip ko na baka binabalatan sila ng buhay. Hindi na ako mapakali. Tatakbuhin ko na sana sila nang yumakap sa hita ko si Lloyd. Hindi tayo pwedeng tumigil lang dito at manood. Kailangan ko silang tulungan. Umiling si Lloyd at mas sinigpitan pa ang pagyakap sa hita ko. Dahilan para hindi ako makaalis. Sinabi ng bitiwan mo ko eh. Kung natatakot ka, dumito ka lang. Magtago ka. Hintay mo kami. Babalik ako kasama sila. Kaya pwede ba bitiwan mo na ako? Inis na inis ako dahil ang higpit ng pagkakakapit niya sa akin. Para makawala ako, ay sinipa ko siya kahit labag sa kalooban ko. Pagkatapos ay saka ako tumakbo. Napahinto ko na may bumangga sa paa ko. Gumulong sa akin ang naiwang bag ni Lim. Ang bigat ng bag niya. Punong-puno ito ng laman. Naisipan kong buksan ito para makita kung may magagamit ba akong panlaban sa mga kulto. Isa-isa kong inilabas ang laman ng bag. May mga panlaban sa aswang ang nakita ko. Nakuha ang atensyon ko ng isang bag. Isang plastic bottle na naglalaman ng tubig. Mineral water kaya ito o holy water? Bahala na, bibit-biting ko na lang.
Napatingin uli si Lloyd sa akin. Lloyd, itabi mo itong ibang panlaban ha. Wala namang aswang dito eh. Kaya ito na lang tubig ang dadaling ko. Magtago ka lang dyan ha. Babalik ako. Ibinalik ko mga laman ng bag sa loob nito. Pagkatapos ay inihagis ko kay Lloyd ang bag. Mabilis akong tumakbo pero patago-tago ako sa mga puno para hindi ako makita ng mga taong nakaitit. Nang malapit na ako sa kanila, napahinto ako dahil nakita kong naghuhubad na sila ng mga suot na sutana. Ha? Bakit? Naiinitan na ba sila? Giniginaw nga ako sa kilabot tapos sila naiinitan? Tumambad sa paningin ko ang mga nakahubad nilang katawan. Nakatalikod sila sa akin kaya puro likod lang ang nakikita ko. Ganun pa rin ang posisyon nila. Nakasubsob ang mukha sa lupa. Pero sabay-sabay silang umuungol. Parang humihimig ng nakakatakot na awit. Maya-maya ay parang tatakasan na ako ng lakas nang makitang nag-iibang anyo na sila. Tinutubuan na sila ng mga balahibo sa katawan. Humahaba na rin ang kanilang tenga. At nagkaroon na rin sila ng buntot. Nang inangat nila ang kanilang ulo, kitang-kita ko ang mahaba nilang sungay. Saan lugar na ba kami napunta? Ano ba itong pinagsuotan namin? Bakit ganito? Ba't ganito itong kultong ito? Maliligo lang naman kasi kami sa falls eh. Ano ba kasi mga nila lang to? Hinihintay ko pa ang gagawin nila bago ako magpasya sa susunod kong gagawin. Lahat sila ay iisa lang ang itsura. Gusto kong tumakbo pa atras nang makita ko silang nagsitayo na. Pagkatapos ay sabay-sabay na humakbang papalapit sa kinaroroonan ng mga kaibigan namin. Para silang nagmamartsa sa galaw ng kanilang paa. Sabay-sabay at walang naiiwan. Bawat hakbang nila ay kasabay rin ng kanilang pag-ungol. Nang ilang dipa pa lang ang agwat nila sa mahabang mesa, bigla silang nagsitalon. Hindi ko mapaniwalaan ang mga nakita ko pero kapag tumatalon sila sa lamesa, bigla na lang silang nawawala. Parang may nilulusutan sila doon. Sa dami ng nilalang na yun, naubos sila at bigla na lang nawala. Maya-maya ay lumayo na ang naiwang tatlong lalaki na nakasuot pa rin ang sutanang itim. Pero dinig na dinig ko pa rin ang pag-usal nila ng mga salitang hindi ko maintindihan. Nalipat ang paningin ko sa mga kaibigan naming nakahiga sa ibabaw ng lamesa. Umaatungal na sila. Nagwawala. Gustong alisin ang kanilang pagkakatali. Nag-iba-iba na rin ang boses nila. Napakaraming boses. Pakiramdam ko ay sumapi sa kanilang tatlo ang mga nakita kong nilalang na nagsitalon sa kanila. Nagdadalawang isip na akong lapitan sila dahil naunahan na ako ng takot. Pero dahil mga kaibigan ko sila, mas pinili ko pa rin ang iligtas sila. Hinihintay ko na makalingat yung tatlo na nagbabantay sa kako nilapitan ng lamesa kung saan nakahiga si Nalim, Matt at Nudge. Pero pagkalapit ko, halos hindi ko na sila makilala. Maliban na lang sa kanilang suot na damit, tinubuan na sila ng mga balahibo. Naglilisik na ang kanilang mga mata at naglalaway ng malapot. Lim, bakit ganyan ay itsura mo? Anong nangyari sa'yo? Umatungal lang siya sa akin. Parang hindi na niya ako nakikilala. Pilit niya akong inaabot. Gusto niya akong kagatin. Napatras ako nang biglang mapatid niya ang lubid ng baka na nakatali sa kaliwa niyang kamay. Doon ko lang nakitang mahaba at matutulis na rin ang kanyang mga kuko. Anong ginawa nila sa iyo? Napatingin na rin ako sa iba. Pare-pareho na ang itsura nila. Anong gagawin ko, Lim? Ano nang gagawin ko, pre? Kapag pinakawalan kita, baka lapain mo ko eh. Hindi ko na talaga alam kung may sapi lang ba sila o ginawa na silang aswang ng mga kultong yon. Nabigla ako nang may humatak na sa braso ko. Pagtingin ko ay si Lloyd ang nakahawak sa akin. Sinabi niyang nagsaaswang na raw ang kaibigan namin. Ha? Paano mo nasabi? Hindi na ako sinagot ni Lloyd. Hinatak na lang niya ako at sabay kaming tumakbo palayo. Nakita ko pa rin nakasuot kami ng isang taong nakasuot ng sutana. Lalo kong kinabahan. Nako, nakita na nila tayo. Alam na nilang nandito tayo. Anong gagawin natin? Nang medyo nakalayo na kami sa lugar, nilingon ko pa sila ng tingin. Natatanaw pa rin naman namin sila. Nakita kong pinapakawalan na nila si Nalim.
Dinig na dinig namin ang pag-atungal niya. Hindi ko alam kung natutuwa ba dahil pinakawalan sila o umaatungal lang dahil sa kung anong iniuto sa kanila ng mga taong nakaitim. Halos maitulak ko si Lloyd nang makita kong tumalon si Lim mula sa lamesa. Sumunod pa ang dalawa. Patingin-tingin sila sa paligid na parang may hinahagilap. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang natuon ang tingin nila sa amin ni Lloyd. Ha? Mukhang nakita na nila tayo. Kailangan na nating umalis. Wala na tayong magagawa. Tumakas na tayo. Lloyd, iligtas natin yung sarili natin. Sumang-ayon naman si Lloyd sa akin at nagmamadali kaming tumakbo paalis sa lugar. Kung gaano kami kabilis na tumakbo, ganun din kabilis ang paghabol sa amin ng mga kaibigan naming mga halimaw na. Naririnig ko ang pagaspas sa mga dahon na parabang may humahawi doon. Palapit ng palapit ang pag-atungal nila. Ibig sabihin, palapit sila ng palapit sa amin. Talagang kami ang kanilang pinupunterya. Napahinto kami ni Lloyd nang biglang may lumagapak sa daraanan namin. Nakilala ko na lang ito dahil sa suot na damit na halos mapunit na rin dahil lumaki na ang kanyang katawan at kumapal ang mga balahibo. Matt, hindi mo ba kami nakikilala? Ako si Michael! Alalahanin mo! Mga kaibigan mo kami! Umiling-iling pa si Matt na parabang nag-iisip. Pero bigla na lang siyang umatungal at nagalit. Nanlisik ang mga mata niya at kumahig pa ang paa na parang torong naghahandang sumalakay. Nagulat ako kay Lloyd. Bigla siyang tumayo sa harapan ko at sinabihan akong tumabi. Ang duwag kong kaibigan ay bigla na lang tumapang. Lloyd, ano binabalak mo? Halimaw na siya! Hindi mo na siya matatalo! Kailangan lang natin makabalik sa inuupahan natin bahay at tumingin ng tulong sa mga kapitbahay. Tara na, umalis na tayo dito! Lloyd! Hindi na natin sila maililigtas! Mga halimaw na sila! Ngunit hindi nakinig sa akin si Lloyd. Nakipagtitigan lang siya kay Matt. Lalong ikinainis ni Matt ang ginawa ni Lloyd. Sumugod na ito pero hindi nagpatinag si Lloyd. Nanatili siyang nakatayo at hinihintay ang paglapit ni Matt sa kanya. Mabilis naman akong umiwas. Napasandal ako sa isang puno at habol ang hininga habang pinapanood sila. Nang makalapit na si Matt, biglang sinalubong siya ni Lloyd at may idinikit sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay nag-usal ng dasal si Lloyd. Panay ang atungal ni Matt. Pumailan lang sa paligid ang malakas niyang boses. Dinig ko pang nagliparan ng mga ibon mula sa puno dahil marahil ay natakot din ang mga ito. Hindi inalis ni Lloyd ang kanyang kamay sa dibdib ni Matt hanggang sa bumagsak ang kaibigan namin. Humihingal silang nakabulagta sa lupa. Pahina ng pahina ang atungal niya hanggang sa bumalik sa normal ang boses niya. Patuloy lang ang pag-usal ng dasal ni Lloyd. Matalim ang mga tingin niya kay Matt. Kahit ako ay kinikilabutan din sa kanya. Noon ko lang nalaman na may ganun siyang kakayahan. Akala ko ay isa lang siyang duwag na kaibigan. Pero lumabas ang tapang niya nung oras na yon. Kabanong gusto kong itanong kay Lloyd kung anong kakayahan ang meron siya at nagawa niyang ibalik ang dating itsura ni Matt. Pero di ko na nagawa dahil dumating na rin ang magjowang sina Lim at Nudge. Mabilis akong lumapit kina Lloyd at Matt. Tinulungan ko si Lloyd na itayo si Matt. Anong nangyari? Nasaan na tayo? Mamaya na ang paliwanagan. Kailangan natin iligtas pa yung dalawa. Itinuro ko sina Lim at Nudge na nakaabang sa daraanan namin. Nakatayo lang sila doon. Nagtataka ako kasi hindi sila sumusugot. Anong klaseng mga alimaw yan? Sila na ba yung mga kulto? Sira, mga kaibigan natin yan. Si Lim at si Nudge. Paano nangyari? Naging alimaw sila. Ay nako, mahirap ipaliwanag. Pero kanina, ganyan din ang itsura mo. Hindi! Totoo yan? Ang papangit nila! Napatingin ako kay Matt. Sus! Nagsalita ang gwapo! Napatigil kami sa pag-uusap nang biglang tanungin ni Lloyd ang holy water na kinuha ko sa bag. Nandito sa bulsa ko. Kailangan mo? Iniabot ko sa kanya ang bote pero hindi niya kinuha. Sinabihan lang niya ako na gamitin ko raw kina Lim at Nudge. Ibinigay rin niya kay Matt ang buntot pagi na kinuha niya mula sa bag ni Lim na nakasukbit sa kanya. Anong gagawin ko dito sa latigo na to? Sa malamang panghagupit mo. Alam naman, itago mo lang yan sa bag.
Sabay-sabay kaming napatingin kay Lim at Nudge nang umatungal na sila habang nakatingala sa langit. Narinig kong may nagsalita sa kanilang likuran. Nang sipatin kong mabuti, naglakad palapit sa amin ang tatlong lalaking nakasuot ng sutanang itim. Ikaw na ang bahala sa kanila. Ipakita mo sa ating Diyos na karapat-dapat kang maging kasapi sa ating lahi. Patayin mo silang lahat at iandog sa ating Diyos ang katawan nilang walang buhay. Umatungal uli si Lim at Nudge. Nagdikit-dikit na kaming tatlo dahil sa takot. Pare-pareho kaming nangatog. Nagtatagalog siya. Pinoy din pala yung kultong yan. Akala ko foreigner eh dahil iba yung itsuri. Nakatulong ng malaki ang sinabi mo. Case solved na. Di na kailangan ipa-DNA. Nabawi nyo na pala ang isang yan. Ibig sabihin, hindi kayo basta-bastang tao. Isa pala kayong kaaway. Hindi na ako magtataka kung nabawi nyo siya kasi hindi talaga ganong tumalab sa kanya ang pagre-ritual dahil busog pa siya. Hindi siya pinasukan ng mga espiritu ng ninuno naming aswang. Malas niya lang. Ha? Bakit naman siya malas? Kasi mamamatay siya. Hindi siya mapapabilang sa mga kagaya naming immortal na. Tinanggihan niya ang walang hanggang buhay. Hindi kagaya ng dalawa niyong kasama. Nagpasakop sila. Babawi namin sila. Akala niyo ba? Tinawanan lang kami ng mga lalaking yon. Parang nakakainsulto ang pagtawa nila. Tinakot pa nila kami sa pamamagitan ng pagkain ng buhay na hayop na napadaan lang. Nanlalambot akong napatingin sa katawan ng hayop nang ibagsak nila yun sa lupa. Napakabilis nilang nilapa yun. Malinis ang buto ng hayop ng bitiwan nila. Lalong nanginig ang tuhod ko. Parang sinasabi nilang ganoon ang gagawin nila sa amin. Parang nabingi ako nang utusan na nila sina Lim at Nudge na sugurin kami. Hindi na namin alam kung saan magtatago. Umatungal ang dalawa at nagsimula na kaming sugurin. Napatakbo na si Matt. Uy! Huwag kang tumakbo sa malayo! Hungang ka talaga! Maraming aswang dyan! Pagkasigaw ko kay Matt ay bigla siyang bumalik. Si Lloyd naman ay napasandal na sa isang puno. Nanginginig na naman siya. Pautal-utal ang pagsasalita. Habang nakatingin sa papalapit namin mga kaibigan na naging halimaw na. Hinarap ko si Lim at Nudge. Kailangan kong lakasan ang loob ko kundi mamamatay kami dito sa bundok. Ako rin naman ang may kasalanan ng lahat kaya dapat ako ang magligtas sa mga kaibigan ko. Binuksan ko ang bote ng holy water at inamba ko sa papalapit kong mga kaibigan. Nang sobrang lapit na sila, saka ko isinaboy ang holy water. Sinabayan ko pa ng dasal para effective. Napahinto sa pagsugod ang dalawa at umatungal ng pagkalakas-lakas. Nasasaktan sila sa holy water. Namilipit sila. Umusok ang kanilang katawan. Pero naubos ko ng isaboy ang lahat ng laman ng bote. Yun lang, ubos na. Paano na to? Okay lang kaya yun? Effective na kaya? Makakabalik na kaya sila sa normal? Napatingin ako kay Matt dahil sinabayan din niya ng sigaw ang atungal ng dalawa. Sumugod din siya at hinagupit ng buntot pagi si Nudge. Hindi na siya nag-isip. Basta nakapikit lang siya habang hinahagupit ang kaibigan namin. Kada hampas ni Matt ng latigo ay hindi niya napapansin na sumisirit na ang dugo sa katawan ni Nudge. Tama na Matt! Palagay ko, duguan na siya. Huwag mong patayin si Nudge. Kaibigan natin yan, kahit na halimaw na. Doon palang natigilan si Matt sa kakahagupit kay Nudge. Napatras siya nang makitang kulay pula na nga ang hawak niyang latigo. Ay, naku, sorry. Umatungol naman si Lim. Parang nagalit siya lalo dahil sa ginawa ni Matt sa jowa niya. Papasugod na uli si Lim sa amin. Naalinti ka na. Ano na panlalaban ko? Wala na kong holy water. Hinagilap ko si Lloyd para humingi ng kung ano pang panlaban mula doon sa bag ni Lim. Pero wala na siya sa kinasasandalan niya. Ha? Nasaan na yun? Saan na nagpunta? Nandun na yun sa puno ah. Lloyd! Nasa ka na ba? Pahingi pa ako kung anong meron dyan sa bag na yan. Nakita ko si Lloyd na hawak na ng mga nakaitim na sutana. Nakaluhod siya at nakapatong ang kamay ng tatlong lalaki sa ibabaw ng kanyang ulo. Anong ginagawa nila kay Lloyd? Hinablot ko kay Matt ang buntot pagi. Pagkatapos ay dali-dali kong tinakbo si Lloyd. Hindi na ako nag-isip. Ayoko na kasing may mapahamak pang isang kaibigan. Galit na galit ako sa mga lalaking kulto.
pinag-aagupit ko sila. Nung una ay hindi sila tinatablan. Pero hindi lang pala nila iniinda kasi mas nakatuon ang atensyon nila kay Lloyd. Dinadasalan nila si Lloyd. Pero lumalaban ang dasal si Lloyd sa kanila. Sige, lumaban ka Lloyd! Ako nang bahalang magpaluhod sa mga ito! Hindi ko tinantanan sa paghahagupit ng latigo ang tatlong miyembro ng kulto. Nang makita kong nanglalambot na rin ang kanilang tuhod, mas lalo ko pa silang hinagupit hanggang tuluyan na silang mapaluhod at bumagsak sa lupa. Napabaling ang atensyon ko kay Matt. Nagsisigaw kasi siya. Akala ko nilalapa na siya ng dalawa. Nakapaibabaw siya kay Nudge at pinagsusuntok niya ito. Pero ikinagalit yon lalo ni Lim. Kaya hinablot niya si Matt at ibinalibag. Hindi ko na alam kung sino ang uunahin kong tulungan. Pero napansin kong umaatungol sina Lim at Nudge. Nakahawak sila sa kanilang ulo. Iniinda nila ang sakit na nararamdaman pero hindi ko alam kung sino ang nananakit sa kanila. Napabalik ang atensyon ko kay Lloyd. Iniisip kong baka dahil sa ginagawa niyang dasal. Maya-maya ay sinabihan niya akong sabayan siya sa pagdarasal. Sinunod ko siya. Yun ang kauna-unahong kong pagdarasal sa buong buhay ko, Kabanong. Hindi ko alam kung makikinig ba siya sa akin pero umaasa akong may darating na milagro. Galit na galit yung tatlong miyembro ng kulto sa ginagawa naming pagdarasal. Umatungal na sila at unti-unting nagpalit ng anyo. Naging kulay aswang sila na may mahahabang sungay. Lalapain na nila kami nang biglang may humarang sa kanila. Lim! Nagbalik ka na! Nakakakilala ka na! Hindi ako kinibo ni Lim. Nakatingin lang siya sa mga lalaking aswang. Inutusan siya ng mga ito na sugurin kami. Napalunok ako ng laway dahil hindi ko na alam kung paano pa namin lalabanan si Lim. Pero imbis na kami ang sugurin niya, sinugod niya ang mga lalaking yon. Nakipambuno siya sa kanila. Nakakuha ko ng pagkakataon na mailayo si Lloyd. Lumapit sa amin si Matt at akay-akay niya si Nudge. Bumalik na siya! Siya na ba talaga yan? Tanong ko kay Matt. Nakangiti naman siya kahit tumihingal. Oo! Powerful ang mga suntok ko Naibalik ko siya! Natawa na lang ako dahil iniisip niya talagang dahil sa pagsuntok niya kay Nudge kaya bumalik ang kanyang kaibigan. Kaya gumaling ang kaibigan namin. Hindi ko nalang sinabi na baka dahil sa holy water o kaya ay sa mga dasal ni Lloyd kaya gumaling si Nudge. Lumayo kami ng bahagya sa lugar dahil nagwawala si Lim. Kinakalaban pa niya yung tatlong lalaking naging aswang na rin. Pinaupo namin si Nudge at Lloyd at pinasandal sa puno para makabawi ng lakas. Sino? Sino ang mga halimaw na yan? Bakit may mga halimaw dito? Nagkatinginan kaming tatlo. Hindi namin masabi na jowa niya yung isang halimaw na sinasabi niya. Nasaan na pala yung babe ko? Don't tell me, kinain siya ng mga halimaw na yan. Ano? Wala ka talaga natatandaan? Saan? Di ba sinundan ko lang si Lim kasi pupuntaan niya si Matt? Tapos biglang ganito na ang sitwasyon. Parang ang dami kong na-miss out . Pero nasan muna si Lim? Sabihin niyo. Pero huwag niyong sabihing wala na siya. Nandyan lang siya. Huwag ka mag-alala. Ito, uminom ka muna. Iniabot ni Matt ang isang boteng may tubig. Nagtataka ako kung saan yun galing. Nakita ko ring nainom niya ang isang bote. Wala na itong laman. Gusto niyo rin ba ng tubig? May isa pa ako dito. Ito oh. Oh, saan galing yan? Sa pagnilim. Nauwaw kasi ako eh. Ano, ayaw niyo ba? Iinumin ko na to. Inago ko kaagad ang tubig sa kanya. Kasi hindi ako siguradong ordinaryong tubig ang laman nun. Kagaya ng bote kanina na kinuha ko, meron pa pala. Akala ko isa lang yun eh. Baka holy water ito. Teka, makakatulong to kay Lim. Pagtingin ko kay Nudge, ubos na rin niya yung tubig na ibinigay ni Matt. Sige, ito na lang ang natitira. Di bale, pwede na to. Tumayo ako para lapitan si Lim. Agrabyado na siya sa tatlong halimaw na kalaban niya. Pinagtutulungan siya ng mga ito. Sugat-sugat na si Lim dahil sa kalmot at kagat sa kanya ng mga kalaban niya. Si Lim! Nasaan na ba siya? Ayun oh! Nakikipaglaban sa mga halimaw! Ha? Puro halimaw yan eh! Yun na nga eh!
isa ng halimaw ang mahal mo. Pero makakasurvive din yan. Ikaw nga eh, naging tao ka pa uli eh. Alahin mo yun. Nagulat ako nang biglang tumakbo si Nudge palapit kay Lim. Uy! Tingnan mo yung ginawa nun oh. Mapapahamak na naman yun. Bakit tumakbo yun? Isinagot ko lang naman yung tanong niya. Masama ba yun? Oo, di ka kasi nag-iisip eh. Sinundan ko si Nudge dala ang holy water. Palapit pa lang ako nang tumilapon si Nudge sa paanan ko dahil iwinasiwa siya ng halimaw. Binuksan ko ang bote ng holy water at sinaboy sa mga halimaw na kalaban ni Lim. Nabaling ang atensyon nila sa akin. Napaatras ako dahil nakita ko ang galit nila. Sige, may lakas na ako ngayon. Tingnan lang natin kung kaya niyo ako. Nakainom nga pala ako ng banal na tubig ha. Oh, anong kunik nun? Nagmayabang sa paglakad si Matt habang iwinawasiwas pa ang dala niyang latigo. Nang tangka siyang suguri ng mga aswang, sinalubong niya ang mga ito ng malalakas na hagupit. Kada susugod sila ay hinahagupit niya. Sinamantala ko ang pagkakataon para lapitan si Lim. Piniinom ko siya ng natitirang holy water. Umatungal siya na parabang nasasaktan. Suka siya ng suka ng malapot at kulay itim na likido. Sige na, isuka mo lang yan para bumalik ka sa dati. Napalingon ako nang marinig kong umaatungal ng malakas ang mga aswang. Nakita ko silang may mga suot na rosaryo. Hinahanap ko kung sino ang naglagay noon sa kanila. Nakita ko na si Lloyd. May hawak rin siyang isang rosaryo at taimtim na nagdarasal. Habang si Matt naman ay patuloy pa rin sa paghahagupit sa mga aswang. Umatras sa mga aswang habang umaatungal ang mga ito. Halos maitulak naman ako ni Nudge nang lapitan siya ni Lim. Bumalik na ito sa pagiging tao. Oh, Lim! Hindi ako makapaniwala naging aswang ka! Nakikilala mo pa ba ako? Bumalik ka na ba? Ikaw na ba yan? Aray! Lumayo-layo ka nga lang. Nagdidinan mo yung mga sugat ko eh. Bakit ba ang dami kong sugat? Saan ba ito galing? Sino gumawa nito sa akin? Napayakap si Nudge kay Lim dahil sa tuwa niya. Sabi ko, lumayo ka eh. Ang sakit kaya? Hindi ka na halimaw. Hindi naman talaga ako halimaw ah. Sino ba nagsabing halimaw ako? Nagsisigawan na magjowa at normal na yun sa kanila. Napangiti na ako. Wala na rin ang mga aswang nang libutin ko ng tingin ng paligid. Namatay na rin ang mga sulo. Mabuti na lang at medyo lumiwanag na. Umatras na siguro yung mga halimaw kasi nalaman nilang malakas akong humagupit eh. Sabi ni Matt pagkalapit niya sa amin. Kinantsawan pa siya ni Lim dahil naging halimaw ito. Naging halimaw ka rin naman eh. Nauna ka nga lang makabalik. Yabang nito. Pare-pareho kaming napaupo. Kanya-kanya kami ng pwesto. Nakatingin lang kami sa sikatan ng araw. Pagod na pagod kaming lahat. Pakiramdam ko ay napakahaba ng gabing yon. Nagugutom na ako. Gaano ba ito kalayo? Nakakatamad ng bumalik eh. Parang nanginginig yung tuhod ko. Eh di maiwan ka na lang dito. Umalis na tayo guys. Tuwanan na natin tong tabachoy na to. Tumayo na kami at nagsimula maghabol ng habol sa amin si Matt. Hindi pa nakakalayo ay humihingal na kagad. Oh, bakit ang bilis mong humingal? Kanina naman eh, hindi ka nakakaramdam ng pagod nung panay ang hagupit mo ng latigo sa kanilang dalawa. Yung totoo, may galit ka ba sa kanila? Uy, maayos ka nga. Baka mamaya kung ano isipin nila sa akin. Mabuti na lang talaga ako ang dahilan para makabalik sila sa pagiging tao ulit eh. Nako, kung hindi, may kaibigan tayo mga aswang na member na ng kulto. Napatawa ako sa sinabi ni Matt. Naniniwala talagang siya ang nakapagligtas sa lahat. Muntik na nga silang hindi makabalik sa pagiging tao eh. Kung naubos mo yung holy water. Bakit nga pala ang dami mong dalang panlaban sa aswang ha, Lim? Ang sabi ng lolo ko eh, maniwala ako sa aking kutob. Yun daw ang magliligtas sa akin. So, nakutuban mo, babe, na sasalakayin tayo ng aswang? Oo, ganun na nga. Napaaray si Lim dahil piningot siya ng matindi ni Nudge. Nakutuban mo na pala eh. Tapos tumuli pa tayo dito. E di sana hindi na lang tayo tumuloy. Wala sana nangyari sa atin na ganito. Puwa mo? Natawa na lang ako. May point naman kasi si Nudge, pero maliba naman ni Lim kung saan talaga mararanasan ng aswang. Hindi naman yung sinasabi ng kutob.
Napatigil kami sa paglalakad na makarinig kami ng lagaslas ng tubig. Uy, ano yun? Talon? Talon yun, di ba? Uy, may falls! Tara, puntaan natin! Hindi na namin napigilan si Matt nang bigla nalang tumakbo para hanapin kung saan ang gagaling ang ingay ng tubig. Lahat kami ay namangha nang makita ang napakagandang talon. Aba, wala naman to nung dumaan tayo dito kagabi ah. Di ba, Lloyd? Hindi sumagot si Lloyd, kaya napatingin ako sa kanya. Pero bigla na lang siyang nawala sa tabi ko. Nakita ko na lang siyang kasama ni Matt na nagtatampisaw sa malinis na tubig ng talon. Tara na kayo! Masarap ang tubig! Parang holy water! Hindi na namin napigilan ang maligo na rin sa talon. Ang lamig ng tubig pero nakaka-relax. Hindi rin naman kami nagtagal dahil mga gutom na kami. Alas 10 na noon nung umahon kami at umuwi. Habang naglalakad, pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid sa amin. Hindi lang ako nakakaramdam noon, kundi pati si Lloyd. Pansin ko kasi na hindi siya mapakali at palingalinga sa paligid. Lloyd, ramdam mo rin ba? Parang may nakatingin sa atin, no? Tinanguan ako ni Lloyd, pero sinenyasan, tuwag na lang daw akong maingay. Lumipat siya ng pwesto. Pumagitna siya sa amin ni Matt. Sinabi niyang natatakot daw siya. Humagalpak naman ang tawa si Matt. Pero nung may kumalis ko sa damuhan, bigla siyang kumaripas ng takbo. Hoy! Ang lakas tumawa! Ang bilis ding tumakbo! Bakit? Ano ba nangyari doon? Baka may nakitang aswang umulto. Nang ganitong oras, baka mo nababanyo na yun. Pinigilan ko sila sa paglalakad dahil may napansin na talaga akong kakaiba. Ilang minuto na kasi kaming naglalakad pero parang hindi kami nakakaalis sa lugar. Pansin nyo ba? Parang kanina pa tayo dito sa gubat. Paikot-ikot lang tayo. Dito rin tayo galing kanina oh. Hindi naman tayo bumabalik. Ay nako, paano mo nasabi? Yan, ng punong yan. Ako naglagay ng gasgas niyan kanina nung unang daan natin eh. Ilang beses na tayong dumadaan dyan. Baliktarin kaya natin yung damit natin. Baka may natutuwa sa atin eh. Ay nako, dito talaga magbabaliktad? Nakakaya naman, makikita niyo yung sexiness ko, yung aking sexy body. Nabatukan naman ni Lim si Nudge dahil sa pag-iinarte nito. Walang magnanasa sa'yo dito sa katawan mo. Oo nga, tanging silim lang. Nang matapos naming baliktarin ang mga suot namin, saka kami naglakad uli. At sa awa naman ng Diyos, nakarating din kami sa bukana ng gubat. Naabutan namin doon si Matt na nakaupo at hinihintay kami. Oh, bakit ka nakaupo dyan? Bigla na lang umiyak si Matt. Humihingal siya. Pagod na pagod at parang takot na takot. Naligaw ako sa gubat, mga pare. Paikot-ikot ako sa gubat. Hindi ako makalis. Pinaglaruan siguro ako ng maligno. Nalaman kong paikot-ikot lang ako kasi may isang puno akong ginawa ng palatandaan doon eh. Palaging doon ako bumabagsak. Mabuti na lang talaga naisip akong balik na rin yung suot ko kaya nakalis din ako. Grabe, takot ko. Akala ko talaga hindi na ako makakalabas eh. Nagtawanan kami nang matapos magkwento ni Matt. Natawa kami kasi naranasan din pala niya ang naranasan namin. Pero ang mas nakakatawa, ibang klase ang pagbaliktad niya sa mga suot niya. Inilagay pa niya sa ibabaw ng kanyang pantalon ang suot niyang brief. Ano akala mo sa sarili mo? Ikaw si Superman? Sige nga, ilipad mo nga kami. Napakasira ulo mo talaga oh. Tara na, buwi na tayo at na makakain na si Matt. Lutang na yung utak niya sa kagutuman eh oh. Mabuti na lang talaga at mahusay sa direksyon si Lim at hindi na kami napagkakatuwaan. Kaya hindi na kami naligaw kahit yun lang ang unang beses na nakapunta kami sa lugar na yon. Nakauwi na rin kami ng ligtas sa inuupahan naming bahay. Bago pa ako pumasok sa loob gabanong, tinapunan ko ng tingin ang natunaw na kandilang sinindihan ko kagabi. Doon lang ako naniwala na talagang may mga mangangatok na aswang na kumukuha ng ginagawa nilang alay sa pagdiritual. Sa sobrang pagod namin, nagawa naming kainin yung mga tira naming pagkain. Wala na kaming lakas para magluto. Sa isa kaming nagsiligo, pagkakain.
Pagkatapos ay kanya-kanyang naghanap ng pwesto para matulog. Gabi na nang magising kami. Ako, nagising lang nun dahil naamoy ko ang nilulutong adobo ni Nudge. Nakaramdam ako ng gutom. Narinig kong dumadaldal na naman si Lim. Nagkukwento na naman siya habang umiinom ng alak. Alam niyo ba, ang sabi ng lolo ko, maraming aswang siyang nakasagupa. Sa dabi ng aswang na natalo niya eh, tumapang talaga siya. Pero alam niyo, hindi siya sa aswang namatay eh. Inatake siya sa puso kasi nakakita ng multo. Ano, nagiinom na naman ba kayo? Ewan ba dito kay Lim? Ako, maglalasing na lang para matulog uli eh. Kesa makinig sa kwento ni Lim. Tingnan mo, lasing na naman siya. Mamaya, mangungulit na naman yan. Hoy, sinong nangungulit? Walang kulitan. Kapag inom, inom lang. Kapag laban, laban lang. Mahina naman pala yung mga aswang eh, ano? Umatras din pala sila eh. May pagmamalaki na ako kagaya ng lolo ko. Nakatalo rin ako ng aswang. Pero mas malala ka sa lolo mo, pre. Ikaw kasi naging aswang ng panandalian. Uy, makakantsaw ka naman dyan. Ikaw rin naman eh, naging aswang. Kalo ko nga eh, manginginain ka na ng hayop sa gubat eh. Natutuwa kami dahil pinagkukwentuhan namin ang mga nangyari. Pero mas natuwa kami na magdala ng pagkain si Nudge. Nabigla ako nang magsisigaw si Lloyd habang nakaturo kay Nudge. Sinisigaw niya na may dugo raw si Nudge. Panay ang sabi niya na aswang ito. Nabatukan ko na lang siya dahil nagulat ako sa pagsigaw niya. Dugo kasi ang tingin niya sa ketchup na kumalat sa mukha at damit ni Nudge. Uy, ano ba nangyari sa'yo? Bakit kasi naligo ng ketchup? Ay, naku, sorry ha. Napindot ko kasi ng malakas yung ketchup kaya sumambulat sa akin eh. Sige na, dyan na muna kayo, maliligo lang ako. Hoy, tira niyo ako ng pulutan ha. May tiyan din naman ako, no? Kakain ako mamaya pagkatapos ko maligo. Binalingan ko naman si Lloyd. Ikaw naman, ano ka ba? Na-trauma o mali-mali na? Nag-inom na lang kami hanggang sa makaramdam uli ng antok. Kinabukasan na kami gumala at naligo sa falls. Ipinagpasalamat ko kaabanong ng malaki na wala nang nangyaring hindi maganda sa bakasyon namin maliban na lang kay Matt na nagka-LBM. Napakatao kasi niyang kumain. Lahat na lang itinitikman kaya naghalo-halo na sa tiyan niya. Nanahimik naman kami nung Huwebes at Biyernes. Nangingilin din naman kami. Hindi naman kami puro inom lang. Nagtulog lang ako noon para makabawi sa puyat. Nang matapos ang bakasyon namin, balik stress na uli. Pero ang mahalaga, kahit paano ay nakapagpahinga rin. Medyo namiss ko rin ang bunganga ng mga heads namin. Nakaka-stress sila pero ganun talaga. Kailangan ng pera kaya kailangan magtrabaho. Kaya sa mga tagapakinig nyo, kabanong, hindi ako mamimilit na maniwala sila. Pero ang mundo po talaga na ginagalawan natin ay mahiwaga. May mga nangyayaring hindi natin maipaliwanag. Hindi paniniwalaan ng iba hanggat hindi sila ang nakakaranas. Ako, naniniwala na ako sa mga aswang, multo o kahit ano pang nilalang. Kasi naranasan ko na eh. Hindi lang aswang, kulto pa ng mga aswang. Kaya hanggang dito na lang po ang aking kwento. Naway marami pa kayong mabasang kwento mula sa inyong sender. Nakakatuwa po ang inyong channel at talagang mahusay po kayo sa pagbabasa. Kaya dito ako nagpadala. More power po sa channel ninyo. Salamat. Wakas.